Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ang tatalakayin po natin na ngayon ay tungkol sa Itbulaga, sa status nila sa paglaban ng trademark ng logo ng Itbulaga, mga ka-plastic. At kumpirmado na po na walang napatunayan ng Tape Incorporated na sa kanila talaga nagmula ang salitang Itbulaga. Base sa mga history o mga kung ano-anong mga sinabi nilang statement about dun sa trademark logo ng Itbulaga, pero walang napatunayan ang Tape Incorporated. Bagkos ang TBJ po ang maraming naipatunay na statement about dito sa title na ito. So ano ang pwedeng mangyari ngayon sa title ng GMA 7 na Itbulaga dun? So possibly na mawala ito. At sabi ko na nga ba, hindi aabot ng isang taon ang Itbulaga sa GMA 7. Gaya ng sinabi ko nung una sa unang content ko sa tungkol dito. So ngayon, ang tatalakayin natin is all about dun sa trademark. O ano bang mangyayari? Ito po yung opinion ng TV5 about dito. Ang tawag dyan? Again, of YouTube. Course, thank you. Na-reach next. Po namin yung J Legal Counsel. Wala pong iba kundi wala pa kasi ating isang kasama, no? Wala pa si MJ. Go ahead. Kanila, ginamit na nila. Update po. Yes, okay. Magandang gabi. Maraming salamat for having me. Naglabas na ang IPO ng desisyon tungkol doon sa cancellation ng trademark registration ng tape sa pangalang Itbulaga na ipinile ng Tito Vic and Joey. So, kinatigan ng IPO ang petitioner, sila Tito Vic and Joey, at sinabi nila na ang originator, creator o may likha ng nasabing trademark na Itbulaga ay ang Tito Vic and Joey. So TVJ is Itbulaga. Yun nga, base nga sa kwento nga ni Joey De Leon, diba? Siyang naka-invento ng Itbulaga, mga ka-plastic, ng salita. Diba? Kaya nga sa TV5, diba, EAT yung kanilang title. So, inaabangan na lang po nila kung ano ang maaring mangyari sa copyright trademark na yan na title. So, hindi pa nila pwedeng kunin yon nung lumipat na sila sa TV5. So, ang nangyari, gumawa muna sila ng isang programa na kung saan ay ang title ay EAT. Ngayon, habang umaandar yung kaso o yung proseso about dito sa copyright trademark, ay walang nagawa ang Tape Incorporated, mga ka-plastic, dahil alam mo na, di ba? Siyempre, walang naikwento yung Tape Incorporated about sa history, mga ka-plastic, so lugi sila ron. Laga is TDJ, kaya po ang desisyon ay kinakansila ng IPO yung ginawang pagrehistro ng Itbulaga sa pangalan ng Tape. Ayun. So, kailan po ito effective? Although nakita nga namin may post na. May post na ang TVJ eh. Pero, pwede na bang namin marinig ng buong buo yung kantang Itbulaga? Actually, pwede na. No? Pero bukas yata magkakaroon ng press con ang TVJ. Alas 10 ng umaga, ipapaliwanag nila yung kanilang mga plano at yung buong detalye. No, so, ang sa akin lang ngayon ay kung ano yung nilalaman ng desisyon, no, at ang epekto nito sa kanilang shows. Pero paano po ang mangyayari dyan, attorney? Kasi syempre may isang show na yun din yung pangalan na ginagamit. So, should we expect na by tomorrow, hindi na yun pwedeng gamitin? Well, kung dito mo yung desisyon, dahil sinabi na nga na ang totoong may-ari ay ang TVJ, dapat hindi na nila gamitin. Mm-hmm. Pero ine-expect namin na mag-aapila ang tape, no, at gagamitin nila yung proseso, at habang ito'y nakaapila, maaaring ang maging position nila ay hindi pa nila ito bibitawan yung pangalan, no, dahil siguro hindi naman agad-agad yun, mga ka-plastic, kung kailan nila babaguhin yung title. Hindi naman agad-agad yun, baka possibly by January yan, ha? Kasi may press con pa naman ng TBJ bukas ng umaga. So good news para sa TBJ yun, mga ka-plastic, diba?
At paano na lang yung ano, yan, gaya nga na sinabi nila, baka maging pareho ang title, Itbulaga sa, Pick Bulaga sa GMA 7, di ba? Pero may possibly na may proseso pa rin yan. Baka may mangyari yan, January or next Saturday, gaganapin ang pagbabago ng pangalan ng kanilang programa sa GMA at sa TV5 at the same time. Kasi once kasi pumarbor na po kasi sa korte yung kay TBJ yung copyright trademark ng Itbulaga logo. Ang mangyayari na lang is pag-uusapan na lang yan kung kailan talaga mapupunta talaga sa TBJ yung trademark na yan. So kasi ganun kasi ang pinag-aawayan ngayon since nawala na nga sila, nag-resign na sila sa Tape Incorporated gawa ng 'di ba? Hindi nawawala kasi ang balasubasa ng pera diyan. 'Di ba? Yung mga partiyan, kung magkano yung talent fee ng mga talents nila, kaya nga nagsiwalaan yung mga dating talents ng Itbulaga dahil nga sa corruption, 'di ba? Hindi nawawala yan mga kaplastic. Wait, sila ay nakakapila pa. Ina-expect na namin yeah, pero hindi naman lang ginagamit yung song. We can use that song. Yeah, no? Hindi man yung title. Oh, oh. The song can be used and wala nang title. Parang correct. Tama ka, tama ka. So, pamasok na namin si MJ Merforia. Ito yung dahilan bakit natin nakuha si Attorney Buko ngayong araw na ito. Yung sa kanta naman pala, mga kaplastic, ganun din yun eh. Nandun na rin yun eh. Once na ikaw ay, halimbawa, isang banda, pangalan mo, kinuha ng manager mo ng company ng nagmamanage ng banda na yun. Ngayon, yung pag napatunayan ng mismong miyembro ng banda na sila ang nagpangalan ng kanilang ano, at the same time sila rin ang nag-compose ng mga kanta, wala silang karapatan na angkinin ng Tape Incorporated yung kanta, yung theme song ng Itbulaga. So, ang mangyayari talaga, totally lahat ng property ng pangalan ng Itbulaga ay mapapunta talaga kay TBJ. Kaya nga hindi nga magawa nilang din nakakanta rin naman ni Paolo Contis yung mga bagong host ng Pick Bulaga, yung theme song ng Itbulaga, di ba? Nagagawa naman nila yung kasi nga hindi pa kasi tapos yung kaso about doon. Ngayon, tapos na yung kaso. Nakuha na yung ano, trademark ng TBJ ng Itbulaga logo, so wala nang problema. Tapos na. Di ba? MJ, are you there? Attorney Buko, Kuya Jovi, Chicky, and Mase, hello, hello ulit sa inyo. No, talaga nag-a-around the world tayo dahil napakarami pa nating coverage. Pero the top story for today, ito talagang TBJ. Nakita naman natin, Attorney Buko, kahit na hindi pa ginagamit ng TBJ Coffee sa kanilang mga programa o sa kanilang programa yung Itbulaga, nag-post na sila kanina no, sa kanilang social media ng TVJ at yung word na Itbulaga ay ginamit at yung word na Itbulaga ay ginamit nila, yung title na Itbulaga rather ay ginamit na nila. So nakakatuwa at medyo emotional. Ngayon nga, Attorney Buko, viral na yung mga interview mo kanina sa atin sa 1PH at sa News 5 dahil nga doon sa pag-explain mo nito. Alam mo mga kaplastic, kapag hindi sayo, wag mong angkinin mga kaplastic. Yan lang naman ang ayaw ko sa Tape Incorporated. So siguro kung naging maayos lang silang management sa mga talents nila, hindi mangyayari yan eh, na titiwalagang TBJ sa kanila eh. Yan lang naman ang punot dulo kung bakit nagkaroon ng problema silang dalawa ng management at ng TBJ. Siyempre mga talents din niya sumama rin, 'di ba? Wala tayong magagawa doon. Laging balasubas kang management, yan ang magiging resulta. So ano ang mangyayari ngayon sa GMA? Wala nang programa, di ba? So ang magpapalakas na lang sa kanila, yung kanilang gedli-gedli, yung portion nila, yung kanilang ano yan, yung segment nila na Gisa Gedli, di ba? Yun na lang yung magpapalakas sa kanila eh. Kasi yun na yung parang baga panimulang palakas nila sa mga fans nila sa Pick Bulaga eh. Pero ganun pa man mga kaplastic, kung naging maganda lang sana ang trato nila sa mga talents nila, hindi mangyayari ito eh.
baka hanggang ngayon nasa GMA pa rin sila, TBJ ngayon. Pero ganun pa man, eh, congratulations sa TBJ mga kaplastic. So wala na akong ibang sasabihin about dito, at maganda yung kinalabasan dahil napaglaban nila yung karapatan nila about sa copyright trademark. Diba? Kung sino man talaga ang nagpauso ng salitang itbulaga, eh, sila talaga may karapatan dun. Kahit pasabihin mo na ikaw ang nagmamanage sa mga empleyado na yan, kung hindi naman ikaw talaga ang naglikha ng pangalang yan, at the same time, yung nag-compose ng kanta niyan ay hindi rin naman ikaw, eh, maganda rin naman na ibigay mo na lang talaga sa mismong gumawa. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Combid Commentary Video ng Video Livestream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastic.